Mga idol, bago pa man nga po magsimula ang Game 4 ng NBA Finals, inanunsyo na nga po na hindi dito ulit maglalaro si Tyler Hero. Yan naman ang ating unang aalamin ngayon. Sasabayan ko na rin ang balitang nag-demand na nga po si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito ang lumabas na balitang bagong sentro na ipangpapalit ng Los Angeles Lakers kapag na-trade na si Mo Bamba. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number. Hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Gaya nga po nang naibalita ko sa inyo, medyo nauubusan na rin naman nga po ngayon ang Miami Heat ng istratehiya para kontrahin ang Denver Nuggets, especially si Nikola Jokic. Kaya umaasa nga po ang kanilang mga fans na paglalaroin na ng Miami Heat sa kanilang Game 4 ang kanilang batang player na si Tyler Hero. Gayong maaari pa rin naman itong makatulong sa kanilang team pagdating sa opensa gamit ang kanyang shooting at playmaking. Bali, napaka halaga nga para sa Miami Heat na maipanalo ang kanilang Game 4. Gayon nga, kapag natalo pa sila dito, siguradong magtatapos na nga po ang kanilang serye. Kaya, kailangan nga pong ilabas ng Miami ang lahat ng kanilang itinatagong bala. As of now, si Tyler Hero na lang naman nga po ang natitirang bala ngayon ng Miami Heat na magagamit nila sa kanilang susunod na laban. Pero, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, nananatili para naman nga pong out si Tyler Hero sa Game 4. Gayong ayon nga po sa naging pahayag ni Coach Eric Spoelstra, hindi pa nga daw pwede at hindi pa sa kanyang huling step na gagawin, which is ang paglalaro na merong contact sa loob ng court. Kaya wala nga pong ibang choice ang Miami Heat na gamitin muli ang kanilang kasalukuyang lineup para talunin ang Denver Nuggets. Samantala, lumiko naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-demand na nga po si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Dahil nga sa patapos na ang kontrata ngayon ng mga players ng Warriors, medyo questionable na nga po ang future ng kanilang kasalukuyang lineup. Hindi na rin naman nga daw kakayanin pa ng Warriors na bigyan ng lahat ng kanilang mga players ng malalaking kontrata sa mga susunod na taon. Kaya posible nga po na magkawatak-watak na ang kanilang mga players, lalo na sina Klay Thompson at Draymond Green na malapit nang magtapos ang kontrata. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ng kanilang superstar na si Stephen Curry, gusto nga po nito na panatilihin pa ng at least isang season ang kanilang mga core player, lalo na ang kanilang big three. At kapag hindi nga ito naging epektibo, dito na nga sila posibleng gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa naibalitang inilabas ngayon na bagong sentro na ipangpapalit ng Los Angeles Lakers kay Mo Bamba kapag na-trade na ito. Ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Jovan Boha mismo ng The Athletic, balak nga po ng Lakers na magpa-improve ng kanilang front court ngayong off-season. At sisimulan nga nila yan sa pamamagitan ng pagtanggal nila sa kanilang backup center na si Mo Bamba. Ayon nga po dito, ititrade na lamang nga nila ito upang makabuo sila ng cap space para makuha ang kanilang target na bagong sentro na si Naz Reid na kasalukuyan na rin namang isang ganap na free agent. Base pa nga po sa iniulat na balita, eto na naman nga po ang sentro na sinusubukang i-recruit ni LeBron James na makakasama ni Anthony Davis sa kanilang front court. And speaking
of Anthony Davis, mga idol. Plano na rin naman nga po ng Lakers na papirmahin ito ng contract extension ngayong off-season, gayong meron na lamang itong natitirang isang taon sa kanyang kasalukuyang kontrata. Kaya para nga po masigurado ang kanyang future sa kanilang team, balak nga nila itong bigyan na papirmahin sa lalong madaling panahon. So yun lamang, mga idol, ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching, mga idol.